Hello, hello, kumusta? So welcome back to my channel. I hope you are watching. So meron tayo ditong repair na HP laptop. Model niya, ayan, Elite Book 8460p. So, ang problem daw nito, sinabi niya sa akin, nakita. So, natin, palagi daw may lumalabas. Ayan. So, yun yung palagi lumalabas kanya. Product information, not body. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, ang gagawin natin dyan, dahil ganyan lumalabas, is, kailangan natin siyang refresh natin yung BIOS para mawala siya. So, yan yung lumalabas yun. Yan yung pinakita niya sa akin. So, start ko na. Buksan ko lang yung laptop para makita ang BIOS. So, pause ko lang to. Continue ko mamaya after ko mabuksan ng laptop. Ayan. Natanggal ko na yung ano. So, ang marami lang, ang dami lang tornilyo nitong laptop na to. So, natanggal ko na yung backcase kasi hindi natin makuha to. Ito yung BIOS chip niya. Kailangan ko lang siya i-flush flush siya palapit sa kanyang sinusukatery. Flush ko lang to, ibub muna natin ito para hindi siya mag-short. Okay, pin 1 na ito, nagturo naman siya. Siya naman tumalabo. Ayan, ito yung pin 1 niya ito. So, re-flush ko lang. Painitin ko pa pala ang ating soldering iron. So, todo natin. So, lagyan natin siya ng lead saka flux. So, flux. Nagawa ko dyan, nalagyan ko lang ng lead. Para hindi siya masyadong paghinater kasi umiinit pa yung board. So, pwede naman siyang ganito mas mabilis. So, baba natin ang temperature sa 300 para hindi masira ang chips. Yan. So, dali lang yun. Kabila. Yan. So, lalaro-laroin lang natin siya para ma-remove. Simple lang yan. Mabilis na procedure. Yan. Tanggal na. Tapos, hanin ko lang yung kanyang LED, tapos pitik. Pitik ba? Hindi ito na pitik. Mga ngalat eh. Yan. Tapos, baliktad naman. So, mabilis lang siya. I-atter ko kasi tagal eh. Painitin ko pa yung board. So, ito yung paraan ko para mas mabilis. So, lagyan ko lang ito ng flux. Tapos, lagyan ko siya ng lid para pagbalik natin. So, mabilis. Okay na. Okay. Sali natin siya ng alcohol. So, ang ginagamit ko alcohol eh. Pang clean. Pag mga laptop. Pero kalimitan, alcohol yung ginagamit ko. Hindi natin inir eh. Hindi ko lang alam kung bakit alcohol. So, mas enjoy ako eh. So, marami ako palinis dito pero nagamit talaga alcohol. Kasi yung alcohol, di naman siya nakakasunog eh. Saka ang ganda niya eh. Tatanggal yung mga dumi. Pwede rin naman yung thinner eh.
Pero mas prefer ako alipon sa pagre-repair ng mga laptop kasi. Ayan, so okay na. Ilagay na natin sa pang-reflash. So pin number 1 sa unahan. Pin number 1. Okay. Pin number 1. Sa unahan. Okay. Salang natin sa ating programa. Okay, nakalak. Ayan, vamos. Saksak natin. Stopping ko yung program ko, pang program. RT-8809F yung ginagamit ko. Okay. Gawin natin dito. So read ko muna. Pumabasa yung ating chip. So ayun, nabasa siya. So read. Tapos save natin. Pinaka-backup natin. Laging ganun. Mabackup natin siya. Kasi pag di natin siya binakap, talimbawa, di kumana yung nilagay natin, wala na tayong pang balik. So, dati, diba? So, ganun lang ginagawa. Just backup. Para safe. Ayan. So, rename ko lang siya. So, ito ay HP 8460P. Save ko lang sa lalagaanan ko, sa old BIOS ko. Old BIOS, save. Ayan, after saving, erase ko na yung laman. So, erase. Erase na natin yung laman sa chips. Tapos kuha ko ngayon din sa akin data. So, erasing. Yung sa matapos lang yung kulay green yan. Nakalagay naman dito. Okay. Nagtapos na. So, habang naghihintay, kunin ko yung charger kasi para hindi na nagpapunta ng battery. Kailangan ko yung charger ng laptop para ipa-plug ko para makita natin na sulit yung issue. So yan, okay na, tapos na siya, nakalagay siya, okay. Yan, okay. And after that, i-save natin, open natin yung ating iOS. Hanapin natin dito ay HP. So, meron ako dito eh. Ah, dun pala sa old, meron ako dun. So, old, meron ako itong pinag-backupan eh. So, hanapin ko lang. Ito siya. Yan. 1080p 8460. So ito ay pinaggawan ko siya before eh. Ito ay ito na ito siya. Nakaya ko nga, hindi ko makita. Ayan. So dito tayo 02. So, 8192. Okay. Yan. I-load natin. Tapos, write. So, write natin.
Right. Lighting na siya. Antay lang natin hanggang matapos. Tapos kabit ko dito. Pag hindi gumana yung isa naman, sa dalawa yung ating pang ano eh. Ating pipes. Bean pipes. Easy lang yan. Easy lang. Microscope ko para makita kung dumikit na igan pa ah. Ano ba ito? Dual wires? I think, hindi. Isa lang. Isa lang bias na ito. Yan, okay na siya. Tapos na. Tapos na siya. Tanggalin na natin. Alam ko na yung chips. Tapos yan ang ganito ang posisyon niya. So, hinang ko siya. Yung kay Debras ko. Yan, it's okay. Helipix. So, saksa ko lang ang charger. Tapos testing ko. Kung mag-works, so wala tayong pan. Wala tayong run. Lagyan ko lang siya ng run. Check natin kung wala na yung issue. I hope na-solve ko ang issue. Para maging masaya yung customer natin sa pagpaparemove ng error. So, lagay ko lang yung pan niya kasi nag-i-error ito pag walang pan. Lagay natin. Lagay ko lang. Anong processor. So, yan. Mas madami siya. Inaisin ko na rin. Para isa ako na. So, lagay ko lang dito. Tapos, plug natin yung charger. So, okay ba? Lahat, all good. Simus battery. So, plug natin. So, plug the charger. Oh, kumana. Let's see. Ayan, working. Tingnan natin kung lalabas pa rin yung error. May error pa rin. Kasi yung masik siya invalid. Configuration default. Okay. CMOS 501. Okay, oras lang yan. Mag-reset kasi. So, okay lang yan. I-ayos natin. So, ayos ko lang. Ayos natin yung oras. Okay. Pero okay lang yan. Balik ko na. Balik ko na yung power.
Ayan, ano ko na, nabalik ko na yung casing natin. Let's check. Power on. So, lagay natin yung sa settings. Ayan. So, ayos lang natin yung oras kasi sa oras yan. See you. Wash baby! Enter. Wash baby! Flip to delete. Ayan. Wash baby! Flip to delete. Ay, pumasok tayo sa diagnostics. Skip natin. F10 yata ito. Exit. F10. Ayun, F10. So, pasok tayo ng F10. Tama lang natin yung oras. Ayan. Kaya nyo ba? Susunod na kayo. Hindi kagandahan ng aking camera. Ayan, kompleto na yung kanya, mapansin nyo. Kompleto na siya. I light book, serial number. So, kaya yan lumalabas before. Ayan, okay lang. At present battery. Okay lang. So, hindi pa nakapulag ang ating battery. Ayan pa yung battery na. So, skip. Date and time. Lagay natin para makita natin na hindi na lumalabas. So, month 09. Ano bang month niya ito? Plus 9, enter. Right. Ano bang arrow down, arrow up? Pero hindi na gano arrow down, arrow up natin. Skip. Okay. Skip pala. Tab. So ngayon ay 29. Yeah, 26, 29. Tapos 20, 21. Lampas, yan. Ang oras natin, hour natin is 3:38 PM. 3:38. Okay. 38. Tapos sabi enter to apply settings. Okay. So yan. Save and exit. So, okay. So, dapat wala na yung ano, yung kanina. Yes. Okay? Yes. Okay. So, dapat wala na yung lumalabas na serial number, something, something, gano'n. Yes, something. Yeah. Dapat continue na yan. Continue. Yan. So, okay na siya. Yeah. So, ang problem lang niya is sa BIOS. Yung BIOS, ano niya, program is kulang siya or nag-ano siya. Nag-fail, parang gano'n, crop, something gano'n, possible, makurap din yung sa, wala magkaroon ng walang display, walang power, ganyan. So ngayon, nag-crop yun sa mga serial. Ayan, so okay na ang ating repair. Bali, ang naging problem niya is sa BIOS. BIOS naming, product number. Product name, and product number, something gano'n. Ayan, pangalan itong ating laptop na nakasave sa BIOS. So, nawawala siya, missing. So, kaya tuwing ka-start natin siya, mayroong error. Ayan. Turn off natin nga ulit. Turn off. Shut down. Tapos buhayin natin. Para makita natin ulit. Baka naman pag pinatay, babalik na sa dati. So, let's check. Ayan. So, tingnan natin kung patay na. Okay. Patay na ba siya? Ayan, patay na. So, power on natin. Mami, gulay! Mami, gulay! Check natin. Mga ganun pa rin. Sukulay! Memory recovery state. Ayan, lumabas. Ayan. So, okay na po. Ayan. Okay na. Success ang ating repair. So, hanggang dito na ng video. I hope you enjoyed the video and don't forget to subscribe and like. And like nyo na rin then share to the others para may matutunan sila. So hanggang sa muli. Bye bye.